Sa mga balitang mayroong pag-asa, district-wide evangelism o pangangaral ng mga Adventista na may temang Tinig ng Pag-asa, ginanap sa San Isidro, Nueva Ecija. Kaunaw na ang Adventist Missionary Convention ng Southern Luzon Mission idinaos sa Calabanga, Camarines Sur. Mga pastor at church elder sa Northern Luzon Mission nakinabang sa seminar na pinangunahan ng Ministerial Association Advisory dinaluhan ng Communication Director sa buong Luzon para sa pagpaplano at pagbubuo ng mga programa para sa 2023. Children's Evangelism o pangangaral na isinagawa sa Santa Isabel Adventist Elementary School umakay sa mga bata na magpabautismo. Mga Adventistang katutubo mula sa mga kabundukan ng San Jose Occidental Mindoro masayang nagtipon sa pagdaraos ng local praise program. Mga masayang praise program sa magkahiwalay ng mga distrito ng Central Quezon 2 at Upper Laguna, pagpapala ang hatid sa mga Adventistang dumalo. Mahigit 300 persons with disability o PWD sa ROAS Occidental Mindoro pinaglingkuran sa gift-giving program ng Adventist Community Services at Christian Couple Circle. Mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming maghahatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Pangangaral na may temang Tinig ng Pag-asa ang isinagawa sa San Isidro, Nueva Ecija. Ito ay pinangunahan ni North Philippine Union Conference Executive Secretary Pastor Jose Sabat Jr. bilang pangunahing tagapagsalita at sinuportahan ng buong distrito ng South Nueva Ecija 1. Tunghayan ang mga pagsubok at pagpapalang naranasan ng nasabing evangelistic meeting sa ulat ni Alpha Chris Alteros. Nakikita ni Jesus ang mga tao na nangangailangan ng daan tungo sa kapayapaan. Isinagawa ang district-wide evangelistic meeting na pinamagatang Tinig ng Pag-asa sa San Isidro, Nueva Ecija sa pangunguna ni North Philippine Union Conference Executive Secretary Pastor Jose Sabat Jr. Ipinahayag ng mga leaders ang kanilang layunin sa pagsagawa ng programang ito na makakatulong sa pagpapatibay ng ating pananampalataya sa Diyos at kung paano magkaroon ng isang matatag na pamilya. Tayo naman ay natutuwa sapagkat napakabuti ng Panginoon ang banal na Espiritu gumagawa sa puso ng mga tao sa lugar na ito. Nasaksihan natin ang gabi-gabi nilang pagdalo at pakikinig ng Tinig ng Pag-asa. Nais natin na sa pagkilala nila sa Panginoon, magkaroon sila ng karanasan ang buong sambahayan, magkaroon ng pagbabago, umakay sa kanila sa masayang pagsasama-sama at magkakaroon ng isang matatag na sambahayan, matatag na bayan ng Diyos. Ibinahagi naman ng mga leaders ng distrito ang mga challenges na kanilang hinaharap sa lugar na ito sapagkat ito ay isang unentered territory at wala pa tayong simbahan dito. Ang pangangailangan po sa lugar na ito ay napakalaki ang challenge sa lugar na ito upang matayuan ng bahay-sambahan sa mga susunod na panahon. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pera, ngunit kami gumagawa sang-ayon sa pananampalataya na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Naging pagpapala naman sa mga attendees ang mga narinig nilang lekturang pampamilya at salita ng Diyos na nanggaling sa banal na kasulatan. Sa araw-araw na pakikinig ko sa kanila, lalo lumawak yung pananalangin ko sa Panginoong Diyos at saka yung pagkakaunawaan naming magpamilya. Nagkaroon kami ng ugnayan lalo na pag-usapan lahat ang tungkol sa Panginoong Diyos. Purihin ang Diyos sa 12 mga tao na nagpa siyang magpabautismo at tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas. Patuloy po nating isama sa ating panalangin ang mga bago nating kapatid sa pananampalataya at ang patuloy na pag-unlad ng gawain ng Diyos dito sa lugar na ito sapagkat magkakaroon pa ng mga follow-up Bible study at baptism. Mula po dito sa San Isidro, Nueva Ecija, layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako po si Alpha Chris Alteros. Ito ang Hope Today, NPUC News. Idinaos ng Southern Luzon Mission ang kauna-unahang Adventist Missionary Convention sa Calabanga, Camarines Sur.
Ito ay dinaluhan ng mahigit 400 mga delegado na pinangunahan ng mga Adventistang misyonero ang masayang kaganapan sa mahalagang pagtitipon na iyan, balitang hatid ni Gerson Regente. Masaya at puno ng pagpapala ang ginanap na kauna-unahang Adventist Missionary Convention dito sa Calabanga, Camsur. Ito ay dinaluhan ng 400 mga delegado at 37 mga cared friends. Isang parade by district at pagpapalipad ng mga lobo ang naging simbolo ng pagpapasimula ng programa sa pangunguna ng Southern Luzon Mission President Pastor Joben B. Hitosis. Sinunda naman ito ng keynote speaker sa gabi ng Biyernes na si Engineer Angel Marquez. Umaga ng Sabado naman ang magbigay ng very inspiring na mensahe ang former president ng Southern Luzon Mission na si Pastor Eliseo Garado. At nagpatuloy ang magaganda at very timely na mga mensahe na ibinigay sa pamamagitan ni na Pastor Rosler M. Zamora, AWR Associate Director, Brother Malakai B2, ang Missionary Trainer, Pastor Marvin C. Diaz, NPUC Ministerial Secretary and NDRIEL Director. Ako po ay nagpapasalamat dahil kami pala ay kabahagi sa gawain ng Panginoon at purihin ang Diyos sapagkat ito na ang panahon na tayong lahat, mga kapatid, ay sama-sama sa gawain ng Diyos. Sa hapon ng Sabado ay nagkaroon ng pagpupuri sa pamamagitan ng awit na ibinigay ng bawat probinsya ng Bicol Region. Nagkaroon din ng pagbibinyag sa 26 na mga cared friends. At commitment message ni Pastor Joben B. Hitosi. Kami po ay natutuwa na sa unang pagkakataon ma-celebrate namin ang aming pong missionary convention na isinagawa ngayong araw upang ating pong sariwain at ibigay din sa mga kapatid ang kahalagahan ng isang pagiging witness sa ating Panginoon. So kami po ay natutuwa na narito ang mga kapatid at ito po ay tugon sa ating pong sa panawagan ng ating iglesia na total member involvement. Unang pagpapala galing sa Panginoon na umuwi ang mga missionary graduates kasama ang kani-kanilang mga pamilya. At dalangin natin na ang gabay ng banal na espiritu ang sumakanila sa kanilang pagiging witness sa lahat ng mga tao. Mula sa Calabanga, Camarines Sur at may layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Gerson Regente nag-uulat para sa Hope Today in PUC News. Ninaluhan ng mga pastor at church elder ang seminar na isinagawa sa Northern Luzon Adventist College. Ang nasabing seminar ay isinagawa sa panguna ng Northern Luzon Mission Ministerial Association at ilang mga theology professor mula sa Adventist University of the Philippines. Alamin kung ano-ano ang mga paksang tinalakay at binigyang diin doon sa balita ni Sam Hilvano. Sa mga kasalukuyang nangyayari, hindi na nga may kukubli na tila malapit na nga ang tinatawag na mga huling mga araw. Kaya naman, isang malaking tanong ay kung kapatid, handa ka na ba? At kung hindi man, paano nga ba natin may hahanda ang ating sarili? Bilang tugon dito, ang NLM Ministerial Department, katuwang ang iba pang AOP Theology Professors, ay naglunsad ng isang pastor and elder seminar na iginunita kasabay ng camp meeting sa Area 4. Dito, masusing tinalakay ang mga kaganapan sa mga huling araw at ang importansya ng preparasyon na kailangan gawin bilang isang Kristiyano. No matter how sinner is the church, it is the object of His greatest love. And that's why I believe that when we understand that God loves us so much, there is always a possibility of changing our lives into a better and best Christian as we serve Him. Bukod pa dito, ibinahagi din na ang pagpupulong na ito ay masasabing may malaking papel, lalo na sa pangangaral ng ating mga manggagawang pastor at elder na siyang nangangasiwa sa ating mga iglesia. This reminds me to be intentional, to be personal sa aking pag-share ng love sa people around you, and at the same time, to teach others also to be loving, because as Christ said, sabi niya, you are my disciples if you love one another.
Sa makatuwid, ang seminar na ito ay matuturing na isang paalala na ang mga kaganapan sa huling mga araw ay hindi dapat katakutan, bagkos sa pamamagitan ng tamang kaalaman at matibay na koneksyon sa Panginoon na siyang mag-uudyok sa ating makisangkot, ito ay mapaghahandaan. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa, Sam Hilvano, para sa Hope Today and PUC News. Idinaos ang North Philippine Conference Communication Advisory sa Gloria Oriental, Mindoro. Doon ay nagtipon ang mga communication director mula sa 6 na misyon at 2 komperensya sa buong Luzon para magkaisa sa pagpaplano at pagbuo ng mga programa para sa susunod na taon. Nagbabalita si Viona Valyaria. Naganap ang Communication Directors Advisory Program sa Bali Resort, Gloria Oriental, Mindoro noong December 1-4, 2022. Doon ay pinag-usapan at kinilala ng ating mga communication directors ang malawak na gawain ng Diyos. Pinagtulungang pag-isipan, siyasatin at ipinanalangin ang mga direksyon na tutunguhin ng departamento sa pagpapalago ng ministeryo. Ang ating mga directors sa buong Luzon ay tinipon sa lugar na ito para ating ibigay muli ang direksyon na nais ng Panginoon na gampanan namin. Napakarami pong gawain ng medium ministries, lalo na kalahati sa ating mga direktor ay mga bago. We want them to see hindi lamang yung maraming gawain, kundi paano kami magkakaisang isulong, itaguyod ang maraming gawain ito upang mas marami pang mga tao ang may lapit sa paanan ng ating Panginoon. Kasama rin sa advisory meeting ang mga communication team leaders na sina Kevin Pingol, Director for Amazing Facts Philippines, Ace Sintos, Project Manager for Digital Evangelism Initiative, Team Philippines under General Conference, at si Rowena Sintos, Project Manager for Online Pastoral Care, Team Philippines under General Conference, kung saan ay ibinahagi ang kanilang mga gawain sa ministeryo. Nakaka-bless po ang ginawa pong advisory dito sa Bali Resort, dito po sa Gloria Oriental, Mindoro, sapagkat loaded po talaga yung days sa planning at saka sa spiritual growth din po naming mga communication directors. I'm personally thankful na mayroong ganito. Bilang bagong communication director ng Cavite Mission, nais kong magpasalamat sa leadership ng communication department ng North Philippine Union Conference. Natuto talaga kami kung na maintindihan at maunawaan ang gawain ng communication department. Napakalaking hamon at sa ganito tayo ay talaga tunay na magtatagumpay. Para sa paghahatid ng mga balitang mayroong pag-asa, ako po si Viona Valyaria para sa Hope Today and PUC News. Pangangaral na pinangunahan ng mga bata para sa mga bata ang isinagawa sa Santa Isabel Adventist Elementary School, San Pablo City, Laguna. Ang nasabing children's evangelism ay naging biyaya sa buhay ng mga batang mag-aaral na umakay sa 12 sa kanila natanggapin ng Diyos at magpabautismo. Ang balitang hatid ni Gian Carla Galicia. Papuri ang itinaas sa Diyos sa pagpapagamit ng mga bata sa isinagawang children's evangelism na ginanap sa Santa Isabel, San Pablo City, Laguna. Ang evangelism ay pinisimula ng Little Care Group sa pangunguna ng ilan sa mga guro ng Santa Isabel Adventist Elementary School at children's leader Mary May Dabu. Tuwing hapon, pinag-aaralan nila ang God Loves Me 28 Ways Bible Adventures for Young Readers upang mas maintindihan ng mga bata ang aral ng Adventista. Ang layunin po ng Children Evangelism na aming sinagawa ay every child is the disciple of Jesus. At marami pong mga bata na gustong tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay. Nagtagumpay na naisagawa ang programa sa pamamagitan ng pagganap ng bawat bata. Binahagi nila ang kanilang talento sa pagpapaawit, panalangin, pag-awit at pagsasalita. Bilang bunga ng gawaing ito, 12 ang tumanggap kay Jesus sa pamamagitan ng bautismo. Nagpabinyag po ako kasi mahal po ako ng Panginoon at mahal ko rin siya. Dahil po gusto ko pong maging saksi sa kanyang pagligtas sa akin dati nung time po ng mga Israel nung napako po siya sa cross.
Gusto ko po siya tanggapin sa aking buong puso. Tunay na nagagalak ang mga anghel sa langit sa bawat batang madadala sa paanan ng Panginoon. Hindi kailanman naging hadlang edad para papurihan ng Diyos. Patuloy nating isama sa dalangin ang mga batang gusto maglingkod para sa Kanya. Mula rito sa San Pablo City, Laguna, ito si Gian Carla Galicia, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today and PUC News. Nagsama-sama sa pagdaraos ng local praise program ang mga Adventistang Katutubo mula sa walong mga lugar sa mga kabundukan ng San Jose Occidental, Mindoro. Sa pangunguna ng South Occidental Mindoro 1 District, naranasan ng mga katutubong kapatid ang saya at pagpapala sa ganitong pagtitipon. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kabuuang detalye ng kanilang praise program sa kabundukan nasa balita ni Myra Jean Tanyedo. Makalipas nga ang South Occidental Mindoro 1 District Praise Program, nagsama-sama naman ang mga kapatid ng katutubo para sa isang local praise program mula sa iba't ibang iglesia ng Kids Zone. Ang Kids Zone ay kinuha mula sa mga unang letra ng mga iglesia sa kabundukan na bumubuo rito. Ito ang Kianay, Ugyong, Ibanag, Yabat, Hubkob, Dalalo, Dayaga at Sibang. Kasabay ng praise program na ito, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa ng isang communion service para sa mga kapatirang katutubo. Kitang-kita rin ang kasiyahan sa kanilang mga mukha habang isinasagawa ito. Sa distrito ng South Occidental Mindoro 1 ay matugumpay nating inilunsad ang communion service, particularly dito sa barangay Naibuan, San Jose, Occidental, Mindoro. Tunay na nagkaroon tayo ng kauna-unahang communion service na dinaluhan ng 10 iba't ibang maliliit na iglesia na binubuo naman sila ng 5 iba't ibang uri ng mga katutubo. Nagkaroon din tayo sa araw na ito ng fellowship na ginawa dito sa particular bagong katatayo na iglesia at inaasahan na ang buong nalikom ay magagamit sa pagpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon at pagtatayo sa iglesyang ito. Pasasalamat nga sa ating Ama ang bigkas ng bawat kapatiran sa kabutihan at pagmamahal na iginagawad sa kanila ng ating Panginoon sa buong isang taon. Ganon din sa pagkakataon na muling maisaayos ang bahay-sambahan sa lugar ng Sibang. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta at dumating upang ganapin ang Santa Cena dito sa Barangay Naibuan, Sitio Sibang, sa Church ng Sibang at higit sa lahat sa mga kapatiran namin sa kabundukan na nagbabaan upang tumulong sa amin sa pagsasayos din ng aming church and then sa mga kapatiran natin sa ibang bansa na tinulungan din kami para magkaroon ng yero ang aming church upang maisaayos ito at kayo din higit sa lahat nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon na patuloy nagsusuporta at nagbibigay ng mga blessings. Nagkaroon din ng pagtanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo ang 5 kapatiran. 2 rito ay mula sa Iglesia ng Dalalo, 2 rin ang galing sa Iglesia ng Ujong at 1 naman ang mula sa Iglesia ng Ibanag. Panibagong pag-asa at buhay na kasama ang Diyos ang kanilang tatahakin bilang mga anak ng ating Panginoon. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. I will go with my church! Masayang idinaos ng mga Adventista ng Central Quezon 2 District ang kanilang praise program sa Lutukan Seventh-day Adventist Church sa Riyaya, Quezon. Isa sa malaking pagpapala na kanilang tinanggap doon ay ang formal na pagkahati sa 2 ng kanilang distrito. Katunayan ng paglago at pag-unlad ng gawain ng Ebanghelyo. Si Marjorie Valdez para sa report. Matagumpay na idinaos ang Central Quezon 2 District Praise Program sa Lutukan, Highlander, sa Riyaya, Quezon. Ang mga pangunahing pandangal ay sina Pastor Joel Caspe,
SCLC Ministerial Secretary, isang pastor na itatalaga bilang district pastor ng Central Quezon 3. Ang tema ng naturang CQ2 District Praise Program ay Get Involved, na dinaluhan ng iba't ibang iglesia na nasasakupan ng limang bayan ng Quezon, Chaong, Candelaria, San Antonio, Dolores at Sariaya. Bagamat ito na ang huling praise program para sa taong ito, dinagsa pa rin ng napakaraming tao ang naturang pagtitipon na umabot hanggang labas upang makinig at magbuklod ng iisang distrito. Ang mensahe ni Pastor Joel Caspe, Ministerial Secretary ng South Central Luzon Conference, sinabi niya na dapat ay makisangkot sa gawain ni Kristo at maging handa sa kanyang nalalapit na pagdating. Ang ating special offering bilang manggagawa sa bukiran ng bawat kaanib ay maitutulong sa biktima ng kalamidad at pagpapatayo ng I Will Go Build My Church. Ipinakilala ang tumanggap ng bautismo na si Linda Magsino, biktima ng mild stroke kamakailan at maluwag na tinanggap ang Panginoong Jesus na personal na tagapagligtas. Tinanggap naman ni Tony Obon ang dalawang intern pastor na sina Glenn Cardona bilang district elder ng CQ2. Tinanggap naman ni Medel Cueto si Richie Bemil bilang pagtalagas na kamanggagawa ng Barrio Sampaga, San Antonio, Quezon under the supervision of Tiaong Church. Dahil sa lumalawak at dumaraming membership ng Central Quezon 2, nahati sa dalawa ang distrito, CQ2 at CQ3, ayon kay Pastor Joel Caspe. Ito po ay formal na hatiin ang tinatawag nating Central Quezon 2. Ito po ay magiging 3 and 2 na. So mga kapatid, ang amo namin sa ating mga kapatid, magpakatibay po tayo sa ating pananampalataya. At tayo po ay patuloy sa masamang gumawa sa banal na gawain at hintayin natin ang mapalad na pag-asa ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang nasasakupan ng Central Quezon 2 ay ang Iglesia ng Balubal, Purok 6, Lutukan, Palasan, Sampaloc at Talaan na lahat ay nasa Sariaya. Ang nasasakupan naman ng Central Quezon 3 ay Iglesia ng Tiaong, Dolores, Candelaria, West Valley, Santa Catalina at San Antonio. Tinanggap at ipinanalangin ng iglesia o distrito ang pagtatalaga ng dalawang intern pastor kasama ang mga elders upang sila'y patuloy na makapaglingkod sa naturang distrito. Sa ngalan ng Local Church Communication, layunin makapaghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Marjorie Fea Valdez, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Kasiyahan ang atid ng praise program na idinaos ng mga Adventista sa Upper Laguna District. Ang kanilang masayang pagtitipon ay ginanap sa Barangay Palayan Covered Court kung saan pangunahing tagapagsalita si Pastor Saldi Estrada mula sa South Central Luzon Conference. Nagbabalita si John Iverson Arbesu. Praise program na may temang Jesus is coming, get involved, I will go with my church with urgency. Maliban kay Kuya na almost 30 years. Sama-sama idinaos ng Upper Laguna District ang kanilang praise program na ginanap sa Barangay Palayan Cover Court, Nagkaran, Laguna. Sino nakakalam na kaya kung bakit ikaw ay nariyan sapagkat sa panahong katulad nito, mayroon kang gagampanan to get involved sapagkat Jesus is coming. Isang magandang pagkakataon na sa ganitong okasyon na magpapasalamat tuwing December na tinatawag ng praise program ay ang makita ang kabutihan ng Diyos. At isang bagay na pinapasalamatan ko dito sa Upper Laguna ay napakaraming tumugon upang magkasama-sama na sa pagin at napurihan ng Diyos. Kaya malaking bagay, malaking magandang pagtanaw na ang Upper Laguna ay lumalago. Tunay na ang Diyos ay napakabuti at ating siyang pinasalamatan sapagkat nagtagumpay ang Upper Laguna District sa aming isinagawang praise program. At dahil dito ay narinig natin ang mga awitan ng papuri at mga patutuo tungkol sa kabutihan ng Diyos. At ating dalangin na naway ang mabuting patutuong ito ay magbigay ng mabuting inspirasyon sa lahat ng mga kalib ng iglesia upang patuloy pa na makisangkot sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat na ipinahayag din
ng atin pong tanggapan, ang kailangan pong suporta sa matagumpay na sinagawang District Praise Program Fellowship dito sa Akanay. Layunin magatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako si Janaver Sanarbisu, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Mahigit 300 PWD ang nahatiran ng saya at pag-asa sa mga regalong kaloob ng Adventist Community Services at Christian Couple Circle sa isinagawang gift-giving program sa Mabuhay Roas Oriental Mindoro. Ang paglilingkod na ito ay naging matagumpay sa koordinasyon at suporta ng PWD Office ng Pamahalang Bayan. Nagbabalik si Viona Faliaria para sa report. Kumusta ka kaibigan, kapatid, kababayan? Napapansin mo bang laganap ang kasamaan? Nasa gawa ang PWD Gift Giving Program dito sa Will and A Seventh-day Adventist Church, Rojas Oriental, Mindoro. Nagsimulang isagawa noong 2019 ang Gift Giving Program sa mga PWD sa bayan ng Rojas Oriental, Mindoro na pinangungunahan ng Christian Couples for Christ ng Mabuhay Seventh-day Adventist Church. Naudlot ang programa noong sumapit ang COVID-19 sa bansa. Ngunit muling nagkaroon ng pagkakataon ng samahang Christian Couples for Christ ngayong lumuwag na ang health protocols sa COVID-19. Mahigit 300 na PWDs na nagmula sa mga barangay na pumapaloob sa bayan ng Rojas ang naimbitahan na dumalo sa programa. Yung pong Thanksgiving, yung pong pagmamahal ng mga Seventh-day Adventists para po dito sa mga tao may mga kapansanan, na ang sabi po ng mga PWD office, no one look after them na mga denomination. It's only Seventh-day Adventist po ang nakapagbigay ng ganitong uri ng programa. At nakakatuwa po, from Christian Couple Circle, pinagpartner po namin ang PWD office at ganun din po ang munisipyo ng Rojas na lalo pong gumanda ang programa. Ninanais ng samahan na ipagpatuloy ang ganitong gawain tuwing ikalawang taon, sapagkat nakita nila ang kagandahan ng programa kung saan nakakaabot sila ng malaking tulong hindi lamang sa mga PWDs kundi sa pamilya din nila. We really praise the Lord for what you have been doing sa inyong mga ginagawa po para sa ating mga kaibigan at mga kapatid na nandito ngayon sa ating harapan. Kayo po ang dahilan bakit merong programang ganito ngayon. Ano man ang inyong pinagdadaanan sa panahon ng kalungkutan at kahirapan. Hindi man nandyan makatugon ang ating mga kapatid ng lubusan, pero ang Panginoon handa pong umalalay sa inyo. Nasa plano rin ang samahang Christian Couples for Christ na isagawa ang feeding program at cooking demo para sa cancer patients sa bayan ng Rojas, Mindoro, Buwan-Buwan. Naghahatid ng balitang may pag-asa, ako po si Viona Faliaria para sa Hope Today NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon gayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan, hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCnews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.